Kalinga, kumusta po kayo? I hope na sa mabuti po kayong kalagayan saan man dako kayo ng mundo naroroon. So, napakaganda po ng advice ni Kalinga Prab kay Jimel. Lalong-lalo na po kay Ate Melissa na may hinanakit po siya sa kanyang anak. My God, Ate Melissa, huwag mo pong isipin yung hinanakit mo sa iyong anak. Ang isipin mo kung paano mo suyuin si Jimel at makukuha ang kanyang loob. Yun po yung importante, Ate Melissa, kasi nga anak mo yan. At kagaya nga ng sinabi ni Kalinga Prab, Jimel, kung paano mo kami tratuhin, ganun din po sa iyong ina at mas higit pa. So napakaganda po ng advice ni Kalinga Prab. So sana isaisip ni Ate Melissa at ni Jimel yun. So panoorin muna natin. Mga kalingap na narinig po natin yung saluubin ni Ate Melissa. At lalong-lalo na po si Jimel, makikita mo po na malayo po talaga ang loob niya sa kanyang ina. So, dapat yun yung pagpukusan ni Ate Melissa. Huwag po yung hinanakit niya o masama ang kanyang damdamin kay Jimel. Huwag po yun, isang tabi po yun, Ate Melissa. Yung mga panahon na hindi mo kasama si Jimel, ayun, mag-focus ka doon. Kailangan mong dublihin yung effort mo para si Jimel ay kahit papaano ay mapalapit po yung loob sa'yo. At yun na nga, no, binigyan po ni Kalinga Prab ng 1,000 itong si Ate Melissa. Grabe po yung saya niya kasi may puhunan naman po daw siya sa kanyang gulay at saka sa mga tawag nito ingredients. Ano, so makikita mo po talaga na itong sa Ate Melissa ay deserving po na matulungan, and syempre makikita mo po talaga na araw-araw po siyang nasa palengke. So, Jimel, mahalin mo ang iyong ina. Yun po yung importante, at respetuhin mo po siya. Kasi walang ina na gugustuhin na mapahamak ka.